I'm back and you are back on my channel. So for today's video, I'm with Champagne. Champ, say hi. Hi guys. Hi guys. Hi, hi guys. Hi guys, I'm back and you are back on my channel. So for today's video, guys, I will be doing my Watson's haul. And I did this haul basically because I will be going to Quezon City next week on Tuesday. Today is Sunday and tomorrow on Tuesday, pupunta na kami Quezon City to start working. Kasi kaka-graduate lang natin, di ba? So I need to start working na. And basically lahat na ng pamilya ko is for everyday use lang doon. Once I go doon, Chop, baka mahulog ka. Nakakapikon si Champagne. So I'm doing this not to brag, but I'm doing this to share with you guys yung mga products na lagi kong ginagamit, or yung mga basic products na ginagamit ko for hygiene, skincare, makeup, and yung ibang bagay dito, parang kalokohan lang na nagustuhan ko lang bilhin, ganun. So without any further ado, let's hop in to the video. So guys, unahin ko na yung mga ginagamit ko for hygiene, soap, toothpaste, shampoo, or mga ganung bagay. So una rito is this close-up toothpaste. Ito yung dala ko para may stock kami if ever ng mga kasama ko kung wala silang dala, may stock kami. Also, I got a feminine wax. Next is, I got soap here. Kojic yung ginagamit ko for the body, but I don't use this on my face kasi super strong niya sa face. So next here, I got Listerine. Next is, since babae ako, kailangan ko ng stock ng napkins. This is not the thing or the brand that I usually use, pero nagkamali kasi ako ng dampot. This is supposed to be Whisper, pero modest yung damput ko. And those days for everyday use lang, ito is kapag lalabas ng bahay, and this one is kapag nasa bahay lang. Super heavy, ano din naman to, parang super ganda rin naman itong napkin those days. Lalo na kapag nasa bahay ka lang, kasi it's long, plus super absorber talaga siya ng yon, super absorber siya ng ating period. And okay naman siya, so affordable, plus okay naman siyang gamitin. Next is, since I read an article about hair, so kasi ngayon, nagkakaroon ng flakes yung buhok ko, and super naanoy ako sa thought na nagkakaroon ng flakes yung buhoy. Yung nagkakaroon ng flakes yung buhok ko, so nagbasa ako ng mga articles how to basically prevent flakes or dandruffs on your hair. And nakalagay doon is, if you're using your nakasanayang conditioner, it's time for you to step up and to choose another conditioner. So I decided to try this Tresemme Keratin Smooth Conditioner. So ito yung itatry ko, baka sakaling mawala niya yung flakes ng buhok ko. And para, kasi super frizzy din ang buhok ko, so baka mag-work to sa aking hair. And now guys, it's time for my skincare. So I got two skincare products here kasi nag-breakout yung skin ko, kaya hindi rin ako nakakapag-film. As in, ang dami kong pimples sa aking noo and sa may ganitong side. It's because of the Maybelline Fit Me Concealer. So, kailan-kailan ko lang na-realize na yun yung cause. Kasi lahat lang ng area na nilalagyan ko ng concealer, yun lang yung nagkaroon ng breakout. And super annoying kasi super halata yung mga marks niya sa akin. So, I decided na i-shuffle yung skincare ko or baguhin na yung skincare routine ko kasi feeling ko hindi na nag-work yung skincare routine ko. So hindi ko pa rin na-share sa inyo skincare routine ko. So may ginamit ako for a year na skincare, and yun talaga yung pinaka gusto kong skincare. Kaso super pricey ng Claire. So Claire's yung ginagamit kong skincare before. Kaso super pricey niya. So I tried using the Style Korean skincare products, pero hindi rin siya nag-work sa akin. So nang meron ako dito is the cotton that I use for my skincare. This is the Cuddles Cotton Square. So ito yung lagi kong ginagamit. I prefer this one than dun sa mga ordinary na cotton kasi this one is super thin and hindi niya ina-absorb totally lahat ng products. So lahat ng products na pupunta sa mukha mo talaga. Unlike dun sa mga cotton balls or dun sa mga natural cotton na ginagamit natin. Yun kasi yung mga ganung cotton, super ina-absorb niya yung product na pag natuyo dun sa cotton, hindi na siya nailalagay sa face mo. Unlike this one. So mas prefer ko to, and I recommend you guys to try this one. So the skincare product that I got is this Neutrogena Alcohol Free Toner. So I started using this nga kasi nag-breakout yung face ko, plus super oily ng face ko. And according to my research, this is one of the best toner for oily skin type like me. Next skincare that I got here is, tinry ko muna siya. So this is the IY's Korea Whitening Sleeping Cream
mask. This is how it looks like. I got this for 25.75 pesos, and super tinay ko lang siya kasi my friend Alex, Jazel, and Albert, they are trying this one, and si Albert super kinis talaga ng mukha niya, and si Jazel is napiprevent yung pimples niya. So super nagustuhan ko rin siya kasi the next day after using this, ang glowy ko tignan, and hindi na ako yung mga pimple marks ko sa noo and on my nose, medyo nawawala na din. So, dahil nagustuhan ko siya, bumili ako ng bottle niya. So, I got this for 238 pesos. Mas gusto ko kasi yung mga nasa bottle. Kasi kapag nasa bottle, hindi siya agad natatapon. So, next guys, I got two cosmetics here. Cosmetics. First makeup product that I got here is this Maybelline Baby Skin Pore Eraser. So, matagal ko nang gustong bumili nito kasi sabi nga sa mga reviews or maraming YouTuber na nag-rave talaga dito sa product na to. So, tinry ko siya and para lang talaga siyang, ang dupe niya is yung quick effects. So, I bought this Nichido Brow Gel. I got this for 89 pesos. So, para lang mag-stay in place yung buhok ko sa kilay kasi super hassle magkilay. Basically guys, that's it for my Watson's haul, but I will also be sharing this product. Isa lang naman siya from Japan Home. So I got this fake socks non-zip. Ang cute kasi niya, para siyang iconic socks na fake socks. Fake socks kasi yung tawag dun sa mga socks. Anong tawag dito? Hindi, anong tawag mo nun? Ate, bilang mga anong socks? Foot socks. Foot socks. So, foot socks pala to. Kasi nakalagay fake socks. And also I got another pair para siyang duck or chicken. And that's it for today's haul guys, and I hope you like this haul. So guys, if you do have any recommendations, suggestions, or any ideas in mind of different hauls na gusto niyo pang gawin ko, just feel free to comment down below. Thank you for watching this video everyone, and I hope to see you on my